Mayor pa rin si Erap. Ibinasura na kasi ng Korte Suprema ang petisyong disqualification sa kanya sa nakaraang halalan. At matapos magwagi, hindi pa tuluyang isinasaisang tabi ni Erap ang posibilidad na muling tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2016. Ibandila mo, Ina Reformina. Mananatiling mayor ng Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada, kaya nagbunyi ang mga tagsuporta niya kanina sa City Hall. Hindi kasi kinatiga ng mga maestrado ng Korte Suprema ang petisyong naglalayong baliktarin ang pagbasura ng COMELEC sa disqualification case laban sa kanya ni Attorney Alicia Rizos Vidal. Dating abogado ni ex-Manila Mayor Alfredo Lim si Vidal. Sa botong 11-3, pumabor ang mga maestrado kay Erap at nagdesisyong tama ang COMELEC sa hindi pagdiskwalipika kay Erap bilang kandidato sa pagka-alkalde. Kasama sa mayorya sina Associate Justices De Castro at Peralta na siyang naghatol ng guilty kay Erap sa Sandigan Bayan. Si De Castro rin na nagsulat ng desisyon sa SC. Taliwas sa argumento ni Vidal na isa sa kondisyon ng pardon ni Erap ay ang hindi niya muling pagtakbo matapos ang plunder conviction, ayon sa SC, absolute o walang kondisyon ang pardon na iginawad ni dating Pangulong Gloria Arroyo. The majority characterized the pardon extended by Mrs. Arroyo to Mr. Estrada as an absolute pardon, thereby restoring Mr. Estrada's qualifications to stand as candidate for mayor in the last elections. Nahatulang guilty sa plunder si Erap kaugnay ng pagtanggap ng huweteng money, pambubulsa ng pera mula sa tobacco excise tax at mga transaksyon sa Jose Velarde account. Pangalawang beses nang kinwestiyon sa SC ang kandidatura niya matapos ang pardon, pero naging moot and academic ang petisyon laban sa kanya noong 2010 dahil natalo naman siya sa pagkapangulo. Hindi naman tuluyang isinasantabi ni Erap ang posibilidad na tumakbo pa siya sa mas mataas na posisyon sa 2016. Tayo ng taong bayan, wala kayong nagagawa. Ayon sa mga taga City Hall, ngayon ay tuloy-tuloy na ang mga proyekto sa Maynila. Lalo't nagdulot din ng pangamba ang disqualification case nung nakabinbin pa ito sa SC. Ina Reformina, ABS-CBN News.